World. Kapag nag-RG-RG. Pero The Hillman yata ang makikita muna natin for now. It's the Matilda Luigi. Ibang variation yata siya. Hindi basta-basta yung typical Matilda Faramis. At regardless, ay meron na agad sagot sa plate game and pambabackline dito ang Team Liquid Philippines. So, overall, parang maganda ang palitan ha, ng drafts ng dalawang teams natin. Malinis ang palitan ng ating mga teams for our star match of the night. Exciting makita kung ano nga ba yung mga nanakawin na ultimate dito ng Valentina. Kukuha din ba siya ng diversion para magkasaikuhan ng dalawa? We're about to figure that out in just a bit. Kasi kung papansinin natin, ang lineup na meron ang Aurora, they have a lot of global ults na kung saan they have the Circling Eagle. Meron sila nung Spear of Destruction. They even have the Louis Ultimate. So kahit papano, madali sila makakapunta whenever they want to. But the LPH has mobility on their side. Will they take game number one or will the Auroras have it? Casters, paso. Maghihiganti ang daladala ng Team Liquid PH sa pagpasok sa laban na ito against welcome Team Aurora. Ladies and gentlemen, welcome para sa ating game number one. Ate Mo Chantel at Burrito. Ito, Assassin versus Assassin. Oo, tsaka parang Demon Knight versus Carl Dizzy na naman yung makikita natin. At na talagang inaabangan ng... Sentian. At ito na, diretso na tayo para sa game number one. Excited na lahat kung sino ba ang magpapahinga. Kasi nga, nakita na natin yung magpapahinga ni Carl Dizzy right after matalo against Aurora. Alam mo, parang two-way process probably para din dito sa TLPH. Mali mo, habang nagpapahinga, nagpapalakas din. Ay, si Carl Dizzy, parang sa ano lang yan, parang anime. Yung magte-training sila sa ibang lugar! Ayun lang! Inabutan pa ng Wiz, first blood! Para kay Hitman. Sabi, hindi daw pwede pumunta sa ibang lugar. Dito ka lang. Dito ka lang. Pero di na sa may mid lane. Mukhang ang gusto naman din ang kuhanin. Burrito is gonna be Sanji. Hinigo pa. Grabe, sobrang agresibo ni Yue at ni Rene J. The Yue-J combo para sa kupunalan si Aurora. Habang si JP, nakabalik na nga rin. Medyo tahimik lang ang gagawin. Napag-ikot. Pero malaking rotation ata ang gagawin nila dun sa may top. Parang yun ang prayo nila, oh. Oo, parang talagang gusto nila pigilan. Parang ganun yung nangyayari lately, no? More on EXP lane talaga. Or probably ay more on mirroring din ang ginagawa dito ng Aurora. So far, parang nagbago na rin yung sitwasyon ng ating game we're in. Pagka may opportunity ka lang makakuha ng kill, tsaka mo lang ipupush, hindi yung ipipilit mo na magkaroon ng secure kill for your team. Mahirap din kasi lalo na, no? Alam mo yung karakas ng mga players na kaharap mo ngayon. Kasi sa Team Aurora, halos lahat yan, may international experience na rin. May mga titles na rin na hawak-hawak sa kanilang mga sarili. At ngayon ay first turtle ng ating gaming buhay na rin, ang Team Liquid PH. Pangungunahan ni JP. Hahawakan na kaganya yung unang pagong. Pero dun sa may top, Edward, Sanford, and Sanji ay magkikita-kita lamang na unang mag-level 4 dito si Sanji at si Sanford. Ngayon, diretso uli sila doon sa unang pagong na laban to. Oo, parang hinahold yata dito ng TLPH kasi kaka-level 5 pa lang ni Carl Dizzy. Nauna kasi mag-level 5 si Demon Knight. But ayop, sinisimula na tinutuloy dito na Aurora! Final Slash ay sasagot dito ni Sanford. At Emerson Blaze naman, parang kay Carl Dizzy. Kaya naman, sila makakasecure ng pagong at nahabuli mga players dito na side ng Aurora. Edward yata magiging target nila at hindi na makakatakas pa! Nakasundot din at nakabawi din naman si Demon Knight ng isa. 1-for-1 ang laging palitan doon sa laging aksyon na ating nakita. Pero nakuha naman ang Team Liquid PH yung pagong. Oo, so tinan natin yung ating Infinix Instant Replay. Kung ano nga ba talaga nangyari during that team fight. Ayan, huli si Kuy Iga. Tapos sakto din yung pinch poise. Dito ni Carl Dizzy. Tapos retribution. Pero ito na may nangyayari na namang action. Circling Eagle, malaki Rene J, and Yue with those pokes. Masakit-sakit na rin talaga at kailangan umatras ni Sanji at ni JP. Kalahati ang buhay niya rito. So ngayon, may reset na gagawin. Kakalma muna, pero pasok ang Aurora! Oo, so may mid lane! Ginamit yung shadow kill, medyo tinula sa damage, kaya buhay pa rin si Sanji! Hindi natama doon. Yung Spear of Destruction, grabbing back awareness sa mga teams natin versus bottom lane. Tuloy pa rin ang taban! Si Domi na pangyang magiging target nila! At hindi na makakatakas pa, Benny Cutie will a kill! Napaikutan ng Blazing Duets mula dito kay Benny.
Kayo, TP out or recall out muna. Nakita na natin yung mga recalls na dala-dala nila dito. Now, tingnan naman natin ang mga unang items dito ng Team Aurora at Team Liquid PH. Patungo kagad sa Sky Piercer itong si Demon Kite habang si Carlito papunta sa kanyang Berserker's Fury. Oh, so parang na dito, mas gamay din siguro ni Demon Kite kasi pwede siyang umikot from time to time. Yung damage kasi, di ba, kagaya nun, for example, yung ginawa niya sa Medellin kanina against Sanji. So probably gusto niya is more on instant kills na agad. While for Kart Easy naman, gusto niya yung habang nagbibigay siya ng damage dun sa mga players ng Aurora, pumipitik din dun sa ibang mga players yung kanyang criticals. So, eto na. Parang pinitililan dito si Sanfer na mag-cop din ang lane. Iniwan nila yung isang minion though dahil meron na nga namang turn 10. Pang freeze lang din yan. Ano? Pang slow lang din ang lane ngayon. Diretso sa gitna si Sanford. Diretso din ang Team Aurora dito sa ikalawang pangunin laban. At yung pokes mula kay Yue. And final slash! Pero mag-flicker up dito si Yue. At si Sanford na nga doon magiging target nila para makapaligtad yata. Carl! At mauhuli na nga doon si Yue. Pero yun nga lang, makapaligtad na din. Makakabawin dito si Limon kahit namin kay JPN. Look at Doming! Look at Doming! And even Carl DC! Grabe naman! Pero sarili laban si Demon Kite, pero din sarili laban si Karn-TC! Oop! Layo na, hapa na si Matt! Naubo na pin down, habol muna dito ang Team Aurora. Ang members mula sa kanilang kupunan, ang mahabol din kay Sanji. Ang tanong, makakasurvive ba siya? Lumakad-lakad na lang, ano yung bones, pero hindi sa pat. 5 kills na para kay Demon Kite! Oh, unstoppable, ladies and gentlemen, para dito kay Demon Kite. At sasakto rin na nakapwesto agad sila dito sa may turtle. Papasok na si JP. Tuloy pa rin ang laban. Shot down pa rin dito kay JP. Pero yun nga lang, parang Aurora na naman ang mananalo sa teamfight. Ako na si Bantin dito si Salver. Kailangan niyo matras. Pero hindi siya makakatras sa kamay ng Team Aurora. Nakabawi din ang Team Aurora doon sa naging action na yon. Na-shot down man si Demon Kite. Still, nakakuha din naman ng kahit papano ng trade dito ang Team Liquid PH. Aurora naman din, na-secure naman nila yung pag-off. Oo, mabilis na. At saka makasecure din sila na Tori dito sa may bottom lane. Grabe maglaban itong dalawang teams to. Kung pwede lang yung kaliwang mata ko nasa kaliwa lang nakatingin, tas yung right, kainan doon lang sa may right para talaga natututukan lahat. Kagaya niyan, natutukan na rin sa may middle lane si Yue ng TLPH. Alam din kasi nila na walang flicker si Yue doon eh. Kasi nagamit nga doon sa naging team fight sa pag-off. Ngayon, 75 seconds para sa next objective. Habang Sanford vs. Edward, 1v1. Hapasan na naman ng martilyo at ng screwdriver. Aray ko po. Pero pating na dito yung mga players at kakampen ng Aurora. Ay! Final slash na kay Sanford, pero para mahirap yata. Buhay pa rin siya. Buhay pa rin siya dito at para mamabaliktad pa una makakakulang niya na si Recoil. TC, ginamit natin yung penalty zone. Pero nandito rin si Doming. Grabe yung mga call for backup. Call for backup na nakikita natin. Grabe yung action. 6 minutes pa lang ng laban na ito. Talagang palitan na ng palitan ng Team Liquid at Team Aurora. Grabe, no. Imagine mo, 900 lang yung pinaghahatian nila dito. 900 gold lang ang ikinilamang ng Team Aurora. Nakita natin ngayon ang Infinix Handcam. Mula dito kay Demon Kite, may plano ata siya dito sa baba. Parang alam niya na nagtakulaga ang bagyo doon sa may gilid. Oo, tingnan natin kung okay, aalis. Aalis. So, medyo delikado din kapag ka nagkataon na lumabas din si Benny Cutie din sa may bush. But so far, map control is on the side of Aurora dahil nakasira sila ng Torres sa taas and even bottom lane. At parang na-speed up! Grabe naman talaga yung mga itik doon! Alam nila na merong Cardacy doon sa may dabao! Karo rito! Kala, sumunod yung ibon! Sumunod yung ibon! At dahil dyan, na-shot down na dito ng ibon si Cardacy! Grabe, the hitman already, Jay! Kahit saan ka pupunta, preto, sundan kita. Yun ang nagginawa dito ni Renji. Pero pasok na naman ang Team Aurora. Tuloy na naman ang T5. Si Sanji na makakakukuha ng kill. Eto na ulit, yung turtle. Kanina nga ba talaga mapupunta? Kasi walang junglers dito. Wala. Mga players natin. Ginamit tayo, Blazing Duet. Benny Cute na medyo. Pero Edward ang makakakuha ng pagong. Grabe yung outplay si Edward. At si Sanford naghampasan pa doon sa pagong. Pero mas masakit kasi yung base damage ni Edward doon sa pagkakataon na yun. Ngayon ay available na rin ang Glowing One mula dito kay Yue. Alam natin na nagkaroon ng adjustment para sa item na yan. But still, mapapagana at mapapagana dahil nga naman doon sa anti-regen na hatid ng Glowing One. Let's take a look at the instant replay mula dito sa Infinix. Ayan o, sinundan eh. Oo. Sinundan. Grabe si Rene J. Malayang lumipad ang ibon. Ibang klase ang ibon na to. Ang ibon ni Rene J, ladies and gentlemen, na nailabas ngayon ng Team Aurora.
ang Team Liquid PH naman ay medyo kakalma lang saglit. Kasi alam nila eh, okay, hindi tayo pwede makipagsabayan. Nangyari na ang mga dapat mangyari. At laging hinahabol kasi itong si Carlito. And nakita natin, ang taas na rin ang priority sa mga Matilda, no? Patapansin mo? Kasi ayan, kagaya niyan, pagka tinatama na maglakad yung ano, at alakasin mo! Alakasin mo dito si JB! Another kill para dito sa Aurora. Ramdam na ramdam yung adjustment mula dito sa isang Hayabusa. Talagang mas pinabilis, talagang mas pinakulit yung Demon Kite or yung Hayabusa dahil nga mas mabilis na yung Shadow Kill na meron siya. So ngayon, na kung titignan natin in terms of item, kaya pala ang hapdi na rin. Hunter Strike plus, ano ba tawag dito? Heptasis. Para dito kay Demon Kite. Habang si Carlito naman, nag-hasplo na rin. Going for a BOD ata. Ito, no? Oo, probably BOD nga para added damage na. Gusto ko lang sabihin si Tomek, parang talagang nagayuba siya ng mga tore, no? Nakita na mga tore talaga yung hinihit niya. Pero tignan natin, kinami yung penalty zone. Sabay, Searching Eagle para sa mga players dito ng Aurora. Nakabang ang TLPH. Kung meron pa set of play, ito yung set of play na kanilang kailangan. It's gonna be a shutdown. Laban dito kay Domeng. Ginawang goal pull eh. Winas-iwas dito si Domeng. After nung pagkakawas-iwas, pinagtulong-tulungan kagad ang mga members nila. Aray! Kaya aray! Ito na ang pagsubo ng Ayun naman! Ito naman yung birthday! Ayun na nga! At yung birthday naman na nakapatay dito kay Cardizzi. At habang nangyari yun, si Sanford nakuha na rin yung Lord. Masasecure dito na Aurora. Habang Deferson. Si Lenny si mapatay na Ameri QT mo, free hit lang. Ginamit pa yung flicker para doon sa penalty zone. Daddy JP is down as well. Apat ang tumba para sa Team Liquid PH. Nag-iingay na ang Auroras at ang kupunan na ito na may hawak ng 3.6k cold lead. May kasama pang Lord. Ako lang ba, parang ayaw nung dalawang team na makapiright yung stream natin. Sobrang bilis ng laban. Parang naka-2 times. Naka-2 times, no? Naka-2 times. Sobrang bilis nung nangyayari, guys. Grabe. Hindi, kumbaga, kami nga, nahihirapan na rin kaming sundan kung ano ba ang mga nagaganap dito. Eh, dahil sa aksyon na ipinapamalas ng Team Liquid PH at Team Aurora. Pero ngayon, ang kalamangan ay nasa kupunan ng Azul. At ang Team Liquid PH ngayon na kailangan humawak at humapit dito si Aurora at si Edward. Maharap lamang, hindi nila ata mapipigilan yung pagbasa ng Torre sa gitna. Okay, so ito parang ginagawa na lang muna ni Cartesius, magkakat ng mga minion wave para mag-flow yung other lanes against Aurora. So merong bit-bit na Lord doon sa may top. 5.2k gold lead, by the way, para dito sa Aurora. Madedepensahan ba to? Diversion. Ng TL Diversion doon sa may Gedli! At biglang may lumitaw na Edward Scissorhands! At ginamit ang ating Circle Eagle Jake who's gonna be down at pumasok na rin si Demon kahit para makuha mga players dito na TLPH! Tempos of Blades, inilalaban ni Cardi-Z pero hindi siya palalabanin ng Aurora! At wala nang adedepensa, si Sanford na natitima at hinihit na pa isa-isa yung base dahil Aurora para sa game number 1! Yung gigil! At gutom ng Team Aurora ay ramdam na ramdam dun sa game number 1. Matinding.